Sabi ng lolo ko, wala namang ginawang masama ang mga Marcos. Pinagkaisahan lang sila ng mga inggit para mapatalsik sa pwesto. Oo nga. Tsaka, hindi naman tamang mag-akusa nang wala pang ebidensya. At tsaka, kung wala pa namang desisyon yung korte. Bakit nga ba laging sinasabi na magnanakaw ang mga Marcos? Parang hindi naman. Mayaman naman talaga sila, di ba? Teka lang ha. Ito, atol ng Korte Suprema. Republic of the Philippines versus Ferdinand Marcos. Sandigan Bayan GR Case number 152154. Ano naman yan? Nung pinatalsik ang mga Marcos sa EDSA People Power, maraming dokumentong naiwan sa Malacanang. Doon natuklasan na meron silang 5 Swiss bank account. At nasa pangalan ng iba't ibang foundation. Sus! Baka naman kunti lang yung laman yan. Konti! $356 million! Kwentahin mo yun. Katumbas ng 16 na bilyong piso. Weh! Paano naman nila nasabing mga account ng mga Marcos yan? Tinanong sila kung may kinalaman sila sa mga account na yun. Ang palagi nilang sagot, wala silang alam o nakalimutan na nila dahil matagal na. Pero alam mo, nadulas si Imelda. Sabi niya, lahat naman daw yun. Nakuha nila sa legal na paraan. Ayun, hindi alam na. Si Imelda? Madudulas? May mga lumitaw din na dokumento kung saan nakapirma si Madam Imelda. Yun yung mga transaksyon kaugnay sa mga bank account. Eh Manong, paano naman nila naitago yung napakalaking pera na yan nang hindi nabibisto? Bah, nagtayo sila ng mga foundation na umaktong depositor ng pera. Tapos, naiwan nila yung isang dokumento na nagsasabi na 50% ng depositong pera gagamitin ni Ferdinand Marcos at saka ni Imelda. Yung kalahati naman, paghahatian ni Amy, Irene at ni Bongbong. Oo, ni Bongbong. Ano naman ang naging hatol ng Korte Suprema? Nako, maliwanag ang hatol. Pinuwenta kasi ng korte kung magkano lang dapat ang sweldo ni Marcos bilang presidente mula noong 1965 hanggang 1986. Alam niyo kung magkano? 16 na milyon lamang sa loob ng 20 taon bilang presidente. Pero alam mo kung nakasulat sa account? 16 billion lang naman or $356 million. Ang tanong, saan naman nila kukunin yung ganung kalaking pera? Eh baka naman may mga investment na silang naipundar bago pa maupo si Marcos tulad ng sinasabi ni Madam Imelda. Ako, hindi nila maipaliwanag sa korte. Inisa-isa ng korte ang bawat halagang binanggit ni Imelda. Walang paliwanag. Eh nakasaad sa Republic Act 1379. Ang sino mang opisyal na magkaroon ng anumang halaga ng ari-arian sa panahon ng kanyang panunungkulan nang lagpas sa antas ng kanyang sweldo at iba pang legal na pagkakakitaan, pinapalagay ng mga yon nakuha sa ilegal na paraan. O yan ha, hindi fake news yan. Google nyo pa. Eh, baka naman may hasyenda sila. Nakalista sa mga ari-arian nila eh. Sa loob ng 20 taon, nireport ng mga Marcos farm income, alam mo kung magkano? 149,000 pesos lang. Wala hasyenda. Baka naman nakuha ni Marcos nung abogado pa siya. Naku, nireport din nila yan. Pero question din ito ng korte. Wala silang maipakitang resibo ng pagbayad ng mga kliyente. Kahit nga katibayan ng withholding tax para sa kliyente. Wala! So, anong naging hatol ng korte? Sa pagpasya ng Korte Suprema, ng pera na kadeposito sa 5 Swiss bank account ay yamang nakuha sa ilegal na paraan. Tulad din ng desisyon ng Sandigan Bayan, kaya inutos nito na bawiin ang laman ng bank account ng mga Marcos pabor sa Republika ng Pilipinas. Ilegal na paraan daw? Eh di ba? Nakaw lang din naman ibig sabihin nun. Ganun na nga. At pananagutan ito ng mga Marcos. Kasama si Amy, Irene, at Bongbong. May punto ka nga, Manong. Ah, bababa na po pala kami. Uy! Teka lang, yung bahay nyo, ano kayo, si Marcos? Alam nyo, nakalimutan ko na. Never forget, never again.